I'm Joel Mendoza from Batangas. Bali, 7.5 months na ako dito. So I've been here for almost 8 months. Nakilala ko si V-Mobile dahil dun sa tita ko. And then hindi niya ma-explain sa akin, basta sabi niya sa akin, mag-attend daw ako ng business opportunity meeting sa Jollibee Batangas. Hindi ako naka-attend nun. And then pag-uwi ko ng bahay, hindi kasi ako mapakalik kasi sabi niya, low daw. Nanood ako sa YouTube ng mga videos about V-Mobile. So before pa lang ako sumali, napanood ko na agad kung ano talaga ang meron si V-Mobile. Meron ako mga business dati. Nagkaroon ako ng convenience store, nagkaroon ako ng drugstore, nagkaroon din ako ng bakery. And then lahat yun ay sarado, and then nagtayo rin ako ng internet cafe. So sobrang laki ng competition. So, at saka sa tindi ng pangangailangan ko sa pera, napilitan akong ibenta yung tatlong internet cafe ko. Nagkasakit kasi yung mother ko noon. So, naubos lahat yung napagbentahan ko sa shop, and then nagkalubog-lubog pa ako sa utang. Tapos yun niya, nung marinig ko yung V-Mobile, sabi ko, maliit lang naman yung kapital. Sabi ko nga, nabuhunan ako ng malaki dun sa ibang negosyo, at least to maliit lang. So, sinubukan ko siya. Ang ginawa ko kay V-Mobile nung mag-start ako, syempre pinag-aralan ko talagang maigi kung paano ginagawa yung business. Kung ano yung mga napanood ko sa internet, yun lang din yung ginawa ko. Sa panonood ko ng video na yun, doon ko nalaman na meron palang mga team na kailangan niya pagkasumali ka, hindi porke may pera ka, sasali ka na. Ang importante dyan, piliin mo rin kung saang team ka sasali. Sa panonood ko ng mga videos na yun, napanood ko yung High Friend video ni Mr. Rami Lasnar. And then, yun na, nag-inquire ako sa kanya, and then ang kagandahan nito, hindi niya sinusolo kung sino yung mga nag-inquire sa kanya. Ang ginawa niya, binato niya ako kay Sir Alvin. And then, nag-meet kami ni Sir Alvin, tapos in-explain niya sa akin yung business. And then, makalipas yung ilang araw, kasi nga, hindi na ako makatulog noon, sabi ko, parang nababaliw ako. Ang problema namin noon, yung pansali, kasi nga, nagkabaon-baon na kami sa utang. So, yung ginawa ko, yung pambayad ko mismo ng credit card, hindi ko siya ibinayad dun sa credit card, and ang ginawa ko, ibinili ko siya ng tri-pack. Yun ang nag-start yung business. Nakuha ko yung first check ko after 5 days nang sumali ako. Yun, masayang-masaya ako noon. Kasi ang dami kasing hindi naniniwala. Sa totoo lang, kung sino pa yung mga malalapit sa'yo, kung sino pa yung mga kaibigan mo, sila yung ayaw maniwala. Laging sinasabi nila, pag may resulta ka na, saka na ako sasali. Kaya nung magkaroon ako ng first check ko, yun talaga, ipinakita ko talaga sa kanila. Sana itulong sa akin ni V-Mobile, unang-una, nakabayad ako ng mga utang ko. Pangalawa, nasusuportahan ko na yung pamilya ko. Nabayaran ko na yung sasakyan ko. Na dati na problema ko kung saan ako nang hihulog. And then dahil kay V-Mobile, nabayaran ko na siya ng buo. Tapos, ang isang pinakamalaking na itulong sa akin ito, araw-araw nadudugsungan ko yung buhay ng nanay ko kasi nagpapadialysis siya. Yun ang isa sa pinakamaganda na binigay sa akin ni V-Mobile. Sa pagbabago sa buhay, napakalaki ng pagbabago. Unang-una yung paniniwala ko na sa networking walang yumayaman, walang umaasenso, na hindi sila totoo. Nung pumasok na ako dito, doon ko siya naintindihan lalo, at doon ko naisip na yung pagtulong talaga sa tao, doon mas malaki yung babalik sa'yo. Mas marami kang natutulungan, mas marami yung biyaya na bumabalik sa'yo.